guys familiar with Pecha de Peligro? Huh? No. Hindi ka makakarating nun sa Pecha de Peligro kapag nagbabudget talaga. Kaya hindi ko nararanasan. Sana all. Laban lang, pakatatag. After na so. Just keep getting your coffee, guys. It doesn't matter. The money will come back. 3, 2, 1. Pag release ng payroll, nag-ano na kami, kain sa labas, ganyan. Pero, binabudget na namin yung expenses, yung mga rents, since boarding yung iba sa amin. Ayun din po, same naman yung sinabi niya, for the deserving mga person. Usually, I splurge, which isn't good, but at the same time, it's like a reward for myself for getting through those 15 days. Na, you know, I was like struggling. Kumakain. Ako, hinahati ko sa bills. Wow! Kumakain. Ang usual kong pinagagastosan talaga, yung mga ano, bagay na gusto ko talaga. I normally go out with friends, spend it out, have a nice dinner. Yeah, that's kind of it. Yeah, same. Usually splurge after payday, just to, because we always deserve the splurge. Usually at the end of the week, so yeah. Siyempre, deserve naman natin, di ba? Once in a while, i-treat natin yung sarili natin. Ako naman po, ganun din po, kaso ano lang din po, padala din po sa parents, sa mga kapatid po for other expenses. Ayun po, sa akin po, budgeting talaga una po, tapos padala sa pamilya, tapos savings. Ayun po. Kumakain. Yummy! Yes, same. Kumakain. Dinner out. Buying yung mga gamits or mga necessities na kailangan. Yes. Shopping. Bang! So basically, splurge talaga. Yes. Are you guys familiar with Pecha de Peligro? Huh? No, okay. I'm not. Maybe like 2 weeks after. 3 weeks after. Oh, 1 week. One week after. After maybe. Ako po mga 2 to 3 days bago yung sunod na payroll. Okay. Yun po na ako nakakaranas ng medyo gipit na. Ako po ano, after a week ng sweldo. Look at this dude. Ganun din. Kasi medyo, kasi pag may, once may budget ka talaga, hindi ka na ubusan ng ano eh, ng hindi ka makakarating dun sa Pecha de Peligro kapag nagbabudget talaga. Kaya hindi ko nararanasan. Sana all. Usually for me, actually I think it's for the both of us because we're together naman. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para pa, kahit magpala. It takes us about like, I think mga 7 to 8 days. Because, okay, to be fair, palagi kasi kaming lumalabas. And since we're always out in coffee shops, syempre you have to spend. Okay. And ayun, I think that's also the reason why pag gipit na kami, we just stay at home. What? So that's it. Siguro mga 4 days before nung anad, sumunod na cut-off ng sweldo. After na so. Kasi ako, hinahati ko siya sa bills ko. So, ayun. Literal na dumadaan lang siya sa palad. Yung sa, well, for mine kasi, yung sahod ko sa akin lang eh. Kumbaga, hindi kasi ako nagbibigay. Hindi sa ano ah, pero hindi ako inoobliga nung family ko na magbigay. So, hindi siya na-short actually. Eh, wait lang. 2 weeks, diba? Yeah. Roughly 2 weeks. Almost 2 weeks. Ganun.
gamit perfumes. Ako kasi, nagre-rent kasi ako. So, mas malaki sa akin yung rent. Yung rent. Mas malaki kasi sa akin yung rent. So, dun siya nauubos. Pero ang ginagawa, kasi ako, couple kaming nagli-live-in. So, hinahati namin yung bills. And then, pagkain ko, pagkain niya. Ganun kasi kami. So, ayun. Mas malaki ako sa rent. De, yun. Dun lang. More on, ano kasi, sa bagay kasi. Yung, actually kasi yung rent ko kasi, hindi siya ganun kalaki. Kasi marami akong kahati. Unlike her. Na yung gastusin ko for the utilities, apartment, ganun. Hindi siya ganun kalaki. Unlike her. Oh, I would recommend the Max that was of meals. It's only 99 pesos. Available all day, breakfast, lunch, and dinner. Available in all stores nationwide. Yeah. Same as him, it's 99 pesos priced across all stores. Even in delivery, it's also priced at 99 pesos. So go check it out. How about the non-sponsored advice? Honestly, Jolly Jeep. Jolly Jeep is such a in Makati, especially if you want to try sisig sarada, super good. Siguro just try to not eat when you're really not hungry. Usually when you feel hungry, it's just you're thirsty, so just drink a lot of water throughout the day. Mindful eating. So usually pag pecha de peligro na, we just stay at home, but we still try to fit coffee in our budget. Because it's such an important thing for us, I think. So ayun, but it's not really that bad, yung pecha de peligro. It's just that, you know, I think we do spend much more during the first few days na we get our sweldo. Mag-ano ka na lang, imbes na kung kaya mo naman maglakad yun sa morning, gumising ka ng maaga, mag-ano ka na lang, maglakad ka na lang kaysa mag-commute, ganun. Wow. Tapos yung meal mo, hindi ka na magpa-fast food or anything, magbaon na lang. Ayun, if may dilata ka pa natatabi, ilabas mo na yun. Jolly Jeep yung aso. Yeah, Jolly Jeep. So, more food, yes, Jolly Jeep. And then, we spend using gift certificates na lang versus paying cash. Yeah. Puro delata na lang, I guess. Meron kasi, usually kasi pag sweldo na, nag-i-stock na ako ng foods sa apartment. So kapag wala na akong, ano, hindi na ako bumibili ng pang-lunch ko. Kumbaga doon ko na kinukuha sa grocery. Sarili ko. Magtipid kayo. Magtipid. Laban lang, pakatatag. Manage your money wisely, yes. Dapat talaga marunong mag-budget. Kasi kung hindi marunong mag-budget, talagang mapipilitan yung tao na siguro mangutang. Tapos kapag nangutang, babawasan masasawa. Uulit at uulit lang yung cycle na ganun. So, ang ending, wala kang maiip. Kung hindi talaga siya kaya, huwag na nating pilitin. Ganun. Tapos, self-restraint ka na. Kung wala talagang budget, hindi siya pasok sa budget, wala kang extra panggastos. Just keep getting your coffee, guys. It doesn't matter. The money will come back. So, yun. Okay. Tsaka, huwag mapapabudol. Huh? Talaga ba? Sabi niyo mag-s*** kayo mamaya. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.